Kung ayaw mo siyang gamitin, pagkatapos mo, hindi ka nagandahan. Di ilagay mo sa lalagyan. Bukas, ipangkakape mo na yan, di ba? O gano'n lang yung kadali. Kaya nga sabi ko, try mo. And then comment ka lang dyan sa baba, ha? Magandang buhay mga ka-brightsides. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ang isang bagay na gustong-gusto ng mga kababaihan. Kasi ano ba ito? Ito ay ang paraan kung paano tayo pumuti sa murang halaga lamang. Kasi ang tao or kahit na sino, kahit gumamit ka ng mamahaling ano ba yun, sabon or uminom ka ng mga gluta, kung hindi mo ito ginagawa, ay hindi ka talaga puputi. Kasi ito ang paraan kung paano tayo pumuti, ang paraan at kailangan ng ating katawan kung paano tayo pumuti. Ano ba to? Ito ay ang pag-i-scrub ng ating katawan. Ang pag-i-scrub ng ating buong katawan. Pero, ano ba'y gagamitin natin na pang-scrub? Diba napakaraming nabibiling para mga pang-scrub, ang Avuni, mga ganito, marami na nagpatunay, or kahit sa mga nakaraang kong video, ginamit ko rin ang Avuni. Pero pag matagal ko na siyang ginagamit, medyo nahahapdian ako. Although may milk effect sa katawan, nahahapdian ako. Tsaka minsan sa mga probinsya or sa baryo-baryo, hindi affordable na pumunta pa ng mall o ng ganito para lang bumili ng Avuni or ng mga pampaputi at pampakinis ng ating katawan. Diba? O, kaya itong isi-share ko sa inyo isang bagay na nakikita lamang natin sa kusina natin at very effective siya ang gamitin sa atin. Kahit anong sabon pa, ang isabay mo rito ay siguradong hindi kakikinis lang, puputi ka pa, at siguradong ito ay nakapagpapa... Ano tawag doon? Parang tanggal ang dumi sa buong katawan, eka nga, di ba? Kumbaga, parang feel na feel mo na, parang napaka-fresh mo. Yan. Ganyan ang mapipil natin, mga aking mga kamamshi, or ang mga anak si dyan, yan ang mapipil natin. Para bang napaka-fresh ng datingan, di ba? Although, yung mga iba, mas gusto nila yung mamahalin, mas gusto nila yung mahal na sabon, pero kung kahit gamit ka ng gamit ng mamahaling sabon, kung hindi mo naman ini-scrub yung katawan mo, ang singit mo, sige, try mo. Bumili ka ng mamahaling sabon, ihaplos mo dyan sa singit mo, sa kilikili mo, sa gan mo, sa kahit saan parte ng katawan mo, gamitin mo ng gamitin. Sige, gamit. Pero makikita mo, kung hindi ka nag-i-scrub, hindi effect. Bakit? Kasi andun pa rin yung mga dead skin natin. Andun pa rin yung mga banil natin na nakakuha natin sa pollution kapag tayo lumalabas, kahit nasa bahay. Diba? Ang mga banil-banil natin, libag-libag natin, dead skin natin. Kaya uneven yung ating pagpapaganda ng labi or pagpapared ng labi mo kung ang labi mo ay medyo namumutla na, nangingitim. O diba? Lalo-lalo sa mga naninigarlyo dyan. Yan. Ito, kailangan nyo to. Alam mo, ako, matagal ko na itong ginagamit. O, alam ko, hindi nyo tinatanong, pero sasabihin ko na, matagal ko na itong ginagamit, although, nahihirapan akong i-share sa inyo, kasi nga, kumbaga, parang ayokong i-share, kasi nga, niisip ko, baka maraming magsabi na, ayaan, nakakapagpaputi ba talaga yan? E, ganyan lang yan, ganito lang yan. Diba? O, kaya, pero ngayon, based on my experience, na kahit na ano ang ilagay ko sa katawan ko, kahit gumamit pa ako ng mga binibili na kung ano-ano, pumuputi siya, pero hindi ko makuha yung talagang gusto kong puti. Kasi minsan, kapag natatagalan na akong maglagay nito, or ini-scrub ko na yung binili ko sa Watson or sa Mercury Drug na item na yun, nahahapdian na yung balat natin. Mahapdi na, kumbaga na dry na, ganun. Kasi nga syempre kahit anong bagay may nakahalo pa rin diyang gamot or nakaka-irritate pa rin kahit paano, although nakakaputi siya. Itong i-share ko sa inyo, hindi siya nakaka-irritate. Hindi siya mahapdi kapag pinapahid mo. At saka talaga nakakaputi siya. Ginagamit ko lang to twice a week.
At ito ay matatagpuan nyo lang din sa inyong bahay, sa kusina. Everyday mo itong ginagamit, everyday mo itong run. At ngayon, kung gusto mo siyang itry, maitatry mo siya. At pwede kang mag-comment dyan sa baba at sabihin mo sa akin, ah, hindi totoo nakakaputi. Or, pwede mo sabihin, ah, nakakaputi siya, oh, nakakalinis siya, ang sarap niya sa pakiramdam pagkatapos maligo at ginamit ko siya, ang sarap sa pakiramdam. Dahil yun po ang nararamdaman ko ngayon. Ang sarap-sarap niya sa pakiramdam pagkatapos maligo, para ang gagaan mo, ang linis-linis mo, sa murang halaga lang, di ba? Hindi mo na kailangan gumamit ng mga mahal, pumunta pa ng mga SM, pumunta ka pa ng Watson, pumunta ng Mercury Drug, bumili ng mamahalin. Eh kung ala ka naman pera, kagaya ng mga mamshin na nagtitipid, di ba? O, ako, isa ako doon sa nagtitipid na yun. Ngayon, kung hindi ka naman nagtitipid, eh di magpasaksa ka ng gluta. Di ba? Eh kasi ako nagtitipid, kasi kaya naman i-achieve nito yung gusto mong kulay. Although, dahan-dahan, unti-unti, pero in a natural way. Tsaka talagang ang gaan niya sa, parang ang linis-linis, ang smooth-smooth ng skin mo pagkatapos mo itong gamitin. Pagkatapos mo itong gamitin, ang smooth ng skin mo, ang ganda lang, ang gaan-gaan lang, ang kinis-kinis lang. Kasi hindi naman natin kailangan na gumamit ng mahal kung pwede namang may mura. Oh, diba? Bakit ba kailangan magpaputi? Ay, bakit ba ang mga babae, kahit umiinom or kahit lalaki, bakit ba ang mga babae or kahit na sino, pag kahit umiinom ng pampaputi, hindi pa rin ganun kaputi? Bakit ba kahit mamahalin sabon ang ginagamit nila, hindi pa rin pumuputi? Diba? Or pumuti man konti, hindi ka satisfied. Tapos, lalo na ang mahal-mahal pa ng ginamit mong product. Diba nakakahinayang, o ito, hindi na. Kasi tayo, kapag nagpapaputi, kailangan natin mag-scrub ng buong katawan. Diba? Yan kasi pag tayo lumabas, maalikabok, puro pollution sa air, kahit di mo yan nakikita, kahit naka-aircon ka pa kung lumabas, diba? Maalikabok pa rin siya. Kaya kailangan, ang gawin mo, mag-scrub ka ng katawan mo. Scrub mo yung mukha mo, scrub mo yung face mo, scrub mo yung... Bakit kailangan mo mag-scrub? Kasi... Kaya natin kailangan mag-scrub. Ano? Di ba kailangan para mawala yung ating mga dark spots dyan? Yung mga banil-banil dyan? Di ba? Libag-libag dyan? Kung gumamit ka ng whitening soap, hindi ka nga nag-scrub, gumamit ka lang ng whitening soap, matatanggal ba yun? Hindi. Pansinin mo. Sige, gumamit ka ng pinakamahal, mamahaling sabon. Gamitin mo lang siya, ha? Gumamit ka as is, gamitin mo, isabon mo sa buong katawan mo. At tapos, kinabukasan, ang gawin mo, gumamit ka lang ng ordinary soap. Ordinary, hindi mahal. O, gamitin mo. Tapos, itong item na sasabihin ko sa inyo, o itong sasabihin kong tips na to, isama mo dun sa soap. At ilagay mo sa buong katawan mo, iscrub mo sa buong katawan mo. Hanggang paa mo, kilikili mo, puwit mo, singit mo, kuyukot mo, leeg mo. O, di ba? At masasabi mo sa akin na, ay, oo nga, kahit mumurahin sabon lang, pag pala sinamahan ko nito, nakaka-fresh, ang ganda. Ang ganda, ang sarap ng feeling, ang gaan, parang ang linis ko naman. O, ano ba yon? Ano ba yung item na yon? Kasi napapahaba na ako. Ano ba yung item? Ano ba yung item na yon? Kahit kayo, alam ko, curious kayo, ano ba yung bagay na nakapagpapaputi na andun lang sa loob ng bahay? Ano ba yun? O, papakita ko na sa inyo, ah. Siguro may isip nyo, bakit, ano? Ito siya. Ayan po siya. Ano ba to? Asukal, matamis, sugar. O, ito lang siya. Yan lang ang nakakapagpaputi. Or, nakapag-i-scrub na iyong katawan na kapag tapos mong gamitin ay ang gaan ng peeling. Natanggal ang libag mo, ang banel mo. Diba? In continuous use, pag kinontinue mo siya or paulit-ulit mo siyang ginamit, pwedeng twice a day or ay, pwedeng twice a week or thrice a week. Depende sa skin type mo. Diba? Ako ginagamit ko siya 3 times a week. Pagka medyo alam kong nagpunta ako sa madudum
yung maalikabok, na masaheros ako, nag-tricycle ako, yan naman tayong mga Pinoy, di ba? Na masaheros ako, nag-tricycle ako, nakita ko ang alikabok, ang dumidimi ko, yan, ginagamit ko siya. Ginagamit ko siya, nagpawis akong masyado, ginagamit ko talaga siya. As in, pag naligo ako, sasabay ko itong gamitin. Pagkatapos mo, parang, ang gaan ng feeling mo, ang linis-linis mo. Promise, promise, promise. At, ano bang sugar o ano bang asukal o matamis ang kailangan? Kahit ano po, puti, pula, o kung may itim, date, 'di ba? Kahit ano, 'di ba? Ang mura niya sa halagang 15 pesos, mga ilang gamitan mo na 'yan, besh. Ako yung one port. Napapagkasya ko siya ng 2 months. 'Di ba? Depende. Depende sa iyo kasi 3 times ko lang siyang ginagamit. Hindi ko naman kailangan maraming marami. Or pwede rin naman, damihan mo. Kung napapansin mo sa bukong-bukong mo, ang itim-itim doon, o de, scrub mo ng scrub. Sa singit mo, mild, mild, scrub, scrub. Papakita ko dyan, ginamit ko kasi siya kangina, kaya papakita ko sa inyo na yun yung ginawa ko. Bakit ba? Alam mo, pagkagamit nito, pag ginagamit ko to, ginagamit ko siya mula, magsasabon muna ako. Pagkasabon ko, 'di ba? Talaga naman ang ginagamit ko noon paman Kojic, 'di ba? Isasabon ko sa buong katawan yung Kojisan, yan talaga ang ginagamit ko. Isasabon ko sa katawan ko, then maglalagay ako sa isang ito. Bowl, 'yan. Syempre dapat tuyo, hindi mababasa. Mababasa na lang siya pag nilagay mo siya sa katawan mo. And then i-scrub mo siya. 'Yan. 'Yan, ganyan lang siya ilalagay ko siya, then sadalin ko siya sa CR and then pag habang may koji sa yung katawan ko or nalagyan ko na mamabasa siya, o scrub ko lang siya dito. Scrub, 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 scrub hanggang sa hita. Kikili-kili, singit, lahat yan, ini-scrub ko. Kasi alam nyo ba, ang asukal, kahit na matagal mo na siyang ini-scrub, hindi siya mahapde. Unlike sa mga ibang nabibiling pang scrub. Pansinin nyo, mahapde. Pagkatapos mong scrub sa katawan mo, or ngayon, di ba, nasarapan ka, pero nasarapan talaga eh. Ngayon, parang ang gaan ang feeling mo nung ginamit mo yung pang-scrub na binili mo, yung abuni, yung mga kung ano-ano, di ba? Ang daming pang-scrub na lumilito ngayon, yung scrub sa katawan, o yun. Pero pag inulit mo siya, parang mahapdi siya, hindi ka masyadong nakukuha, nasa-satisfied mahapdi. Ito hindi, kasi asukal siya, hindi siya. At ayon sa pag-aaral, talagang nakapagpapaputi ito. Bakit? Kasi pag in-scrub mo yung katawan mo, besh, mawawala ang banel mo. Mawawala ang mga yung bang uneven skin mo. Diba? Anything na lagay mo sa balat mo, kahit pa anong sabon yan, kahit palibo yung sabon na yan, kung sinasabon mo lang at hindi ka nag-i-scrub, wala yan. Ngayon, para mapatunayan nyo kung talagang masarap tong gamitin, masarap talaga, kung maganda tong gamitin, try nyo. Pag naligo, posible na mawala kayong asukal sa bahay nyo. May asukal kayo, maglagay kayo. Okay, mga apat na kutsara lang kung ayaw nyo pa. Tapos gamitin nyo lang kung anong soap yung ginagamit nyo. And then, isabay nyo. And then, huwag nyong kalimutan na hindi lagyan yung labi nyo. Lagyan nyo din yung labi nyo para mas ma-peel nyo. Then, scrub nyo ng dahan-dahan, in a circle, circular way, dahan-dahan. Makita mo, ang sarap ng peeling. Parang may mga natanggal na dumi-dumi, banil-banil, libag-libag yan. Mararamdaman mo talaga na may mga natanggal. Aminin mo't hindi, pag tinry mo to, masisyahan ka. Masisyahan ka kasi, bakit hindi ka masisyahan? Ang peeling mo, natanggal lahat ng banil mo, ng libag mo, lahat. Promise, promise, promise. And then, kung sino man na mag-try na hindi niya, hindi ka siya nasyahan or hindi ka parang naging refresh yung dating sa'yo, o comment ka lang dyan sa baba, sabihin mo saan, ay, hindi ako nasyahan, ganito, ganyan. Dahil hindi, talagang mararamdaman mo yung ginhawa. Hindi mo na kailangan pumunta sa mall para bumili ng mamahaling pang scrub kasi tayo, kailangan natin tipid. Minsan, nag-iisip tayo, pag binili na ba natin yung item na to, puputi ba talaga ako? Pag ba ginamit ko to, gaganda ba talaga ako? Diba? Ganyan tayong mga ganyan tayong mga Pilipino eh. Iniisip natin kung puputi ba tayo. Kasi sayang ang pera. O yan, hindi masasayang.
kasi andyan lang sa kusina nyo. Ginamit mong pangkape kanina, di ba? O yun, andyan lang sa kusina mo, maglagay ka, maliligo ka ngayon, gamitin mo. And sure ako na magiginhawa ka at huwag mo kalilimutan ng lagyan ng iyong mga kuyukot dyan, mga kilignit. Siyempre, pag nilagyan mo, ganyan. Ganyan, o, di ba? Buong katawan, as is. Parang ka nag-i-scrub ng buong katawan mo, as in. Meron kang nakalagay na sabon din, lahat ng katawan mo i-scrub mo, pati yung lips mo. Ngayon, kung medyo kinakabahan ka, pag i-scrub mo yung mukha mo, baka kumapano, o di, huwag mo i-try. Pero kung ako sa'yo, maglagay ka ng konti, basain mo siya ng konti, and then, try mong i-scrub. Dahan-dahan. Dahan-dahan lang, mapipil mo yung ginhawa. Para bang nawala talaga yung mga bagay-bagay na parang may nawalang masamang elemento sa katawan mo. Kasi yung libag, parang ang bigat sa katawan, parang hindi fresh ang dating, parang hindi mabango. O yan, mapipil mo. O di ba, mapipil mo, promise. Promise, promise, promise. Try mo, and then comment mo dyan kung ano yung mangyayari sa'yo, kung ano yung naramdaman mo. Di ba, kahit matagal mo siyang ginagamit, ang mga scrub sa katawan, hindi siya mahapde, as in. And then, pagkatapos mo mag-scrub, kung ikaw ay dry, o di, maglagay ka na na kaagad ng lotion or moisturizer. Di ba, lalong ang lambot-lambot ng iyong skin. Maglagay ka ng moisturizer or anything na lotion. Maglagay ka. Sigurado, yung bang mapipil mo yung, wow, ang sarap naman, ang lambot ng skin ko. Diba sa halagang 15 pesos, gaganda ka na, puputi ka na, ma-re-refresh na yung balat mo, as in, hindi mo na kailangan gumastos ng mahal at hindi mo na kailangan manghinayang. Kasi yung mga iba talaga, ako aaminin ko ha, nanghihinayang ko pag bumibili ko ng mga mahal na item o mahal na beauty product na hindi naman effective. Kasi maraming ganun eh. Nakukuha lang sa magandang salita pero hindi naman siya effective. Ito, hindi ka manghihinayang. O, kung ayaw mo siyang gamitin, pagkatapos mo, hindi ka nagandahan. Di, ilagay mo sa lalagyan. Bukas, ipangkakape mo na yan, di ba? O, ganun lang yung kadali. Kaya nga sabi ko, try mo. And then, comment ka lang dyan sa baba, ha? Mga mamshi, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment para sa mga susunod ko pang mga video na gusto niyo at magugustuhan niyo, or kung hindi niyo man nagustuhan, skip niyo lang 'yon. At kung nagustuhan niyo, panoorin niyo, at kung may napulot kayong maganda at natutunan na maganda, then get it, and then kung wala naman, forget it. 'Yun lang. Bye. Thank you.